Pinagkalooban ng Posthumous Heroic Act Award sa 2023 Gawad Kalasag Awards ang 5 rescuers na namatay sa Bulacan habang rumiresponde sa mga biktima noon ng Super Typhoon Cardinia. Ang parangal ay ginawad ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa pamamagitan ng Office of the Civil Defense. Tinanggap ng mga pamilya ni na George Agustin, Troy Agustin, Marvi Bartolome, Gerson Resurrection at Narciso Calayag Jr. ang pagkilala sa awarding ceremony sa Manila Hotel na pinangunahan ni Defense Secretary Gilbert Chiodoro. Bukod sa pagkilala ay pinagkalooban din ng cash incentives na 120,000 pesos ang bawat pamilya ng 5 mga rescuers. Si Chembre nung nakalipas na taon nang masawi ang tinaguriang Fallen 5 of Bulacan habang nagsasagawa ng rescue operation sa pagragasa ng baha na dulot ng pagtama ng Super Typhoon Carding sa San Miguel, Bulacan. Kabilang din sa mga pinarangalan sa 2023 Gawad Kalasag Award ang mga individual, organisasyon, local government units at stakeholders na malaki ang naiambang sa Disaster Risk Reduction and Management. October 2022, nang maglabas ng resolusyon ng NDRRMC, maging ang Kongreso at Senado na nagdedeklara bilang mga bayani ang 5 dahil sa pinakitang pagsasakripisyo sa paggampan sa kanilang tungkulin. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.